Hi guys! Good evening! Panibagong cake na naman yung i-upload natin ngayon. Kung natatandaan nyo eh, nauna na itong na-vlog ni Vera. Yung mga toppers dito sa cakes na to. Parang ito yung part 2, kumbaga. Ang tagal na nito sa gallery ko at muntik nang mapanis. Charot. So yan, ito nga pala yung peg design ni Ma'am. December pa lang, nag-inquire na sa akin si Ma'am kung magkano daw yung mga ganong klaseng cakes. Binigay ko sa kanya yung price at pagka January, nagpabook na sa akin si Ma'am. So yun, para yun sa baby niya na mag 1-year-old na. Ang sarap magkaroon ng ganung mga customer, no? Yung ibibigay mo yung price mo, tapos hindi na sila magko-question. At higit sa lahat, hindi na manghihingi ng discount. Kung ano yung presyo na naibigay mo, ay yun na yun. Pero may mga customer din naman minsan na hihingi talaga yan sila ng discount. Pag may mga ganyang senaryo, pinagbibigyan na lang namin. Especially kapag marami naman silang kinukuhang mga cake sa amin, binibigyan namin ng discount kahit maliit lang yan. At least nakapagbigay ka. By the way guys, shoutout muna tayo kina Ma'am Daisy Ray Borromeo, Ma'am Palibino Maribilu, Maricon Oriaga, Angelica Boras, and Ma'am Athena's Cakes. So sila lang muna yung mga isu-shoutout ko guys. Yung iba ay sa next vlog naman. So yun, balik tayo sa cakes. Ang size nga pala ng cake na to is 10x5 at 7x5. Then since maraming yung 3D toppers yung cake na to, ginawa ko siyang all choco moist para stable yung cakes natin. Then yung gamit nating whipping cream is Whip It. Then inassemble na nga ni Vera yung mga toppers na ginawa niya. At sinecure niya din na hindi mahuhulog yung mga details na to. Pag mga ganitong klaseng cake na madaming 3D toppers or edible na fondant, pag may nag-i-inquire sa akin, pinapasa ko kagad sa kanya. Siya yung nagpipresyo kasi siya naman yung gagawa. Nagagalit kasi siya sa akin kapag nagpipresyo ako tapos kulang yung singil ko. Sasabihin niya, ba't ang mura nang bigay mo? Ang hirap-hirap niyan. So yan, kaya minsan nadidelay yung mga reply ko sa mga customer ko kasi pinapasa ko muna sa kanya kung magkano yung ganito. Tapos kinukosting niya ng mabuti. Mas 40 kasi ni Vera yung paggawa ng mga toppers na to kaysa sa akin. Tinutulungan ko naman siya. Kaso sa mga small details lang. Then on the spot niya lang din ginagawa tong mga toppers na to. Mga 5 hours niya nga ata natapos yung mga toppers na to gawin. Then ang fondant na gamit namin sa paggawa ng mga toppers is DLA na brand. Since hindi na nga namin kaya na gumawa pa ng marshmallow na fondant, bumibili na lang nga kami. By the way guys, may comment nga pala dito si Ma'am Teresa. Sabi niya, gusto ko din magsimula ng cake business, Ma'am. Ano pang may papayo nyo sa tulad kong new baker? Inspiring yung mga gawa nyo, wala po kong pinag-aralan, hindi ako nag-aral mag-bake. Sa YouTube po ako nanonood, nakaka-inspire po kayo. God bless you more po, and more order to come. So yan, gaya nyo din po ako na pinasok ko yung pag-bake na wala din alam. Diba, gaya nga dun sa sinabi ko dun sa last vlog ko. Pero mahilig ako magluto. Nagtatry ako mag-bake, wala pa nga akong oven noon. Bali ang ginagawa ko, nag-improvise ako. Dun ko niluluto sa pressure cooker. So yan, kung may eagerness ka naman na matuto, kahit na hindi tayo nakapag-aral ng pag-bake, hindi malabo na makapag-umpisa ka din ng ganitong business. At syempre, yung success ng negosyo mo, nakadepende yun sa'yo kung paano mo ito papatakbuhin. Sa ngayon, inspired ka. Paano kung dumating yung araw na mawalan ka ng gana? Paano kung mapanghinaan ka ng loob kasi ang dami mong palpak? Ang dami nagkikritisay sa gawa mo? Ano gagawin mo? Titigil ka na lang. O diba, nasayang lang yung effort mo at yung mga ininvest mo. So, ang pinupunto ko is, bago mo pasukin yung ganitong negosyo, dapat fully committed ka muna sa sarili mo na gawin yung mga bagay na to. At syempre, dapat nandyan din yung passion mo na gawin ang pag-bake. At keep on inspiring, guys. Kung napapanghinaan ka ng loob, balikan mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng inspirasyon. At ilayo mo yung sarili mo sa mga negative na mga tao. So yun, guys. Let's all grow together. Huwag tayong titigil na iangat yung sarili natin. So yun lang, guys, for today's video. Thank you for watching, guys. And God bless us all.